Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong problem galing ng Engineering Science and Engineering Sciences and Allied Subjects. This is from 2018 REE Board Exam. Pero before that mga Lodi, shoutout muna kay Engineer Ponesto, watching from Riyadh, and kay John Hoover Garzo. So sobrang thank you mga Lodi sa patuloy na supporta nyo sa channel natin. Pagpalain kay palagi ni Lord, and I'm praying for all the best para sa inyo mga Lodi. So yung problem natin came from physics mga idol. So recall lang to ng mga projectile motion, maximum range, maximum distance yung sa maximum height. So sige, discuss natin yung mga important formulas. A projectile leaves a velocity of 50 meters per second at an angle of 30 degrees with the horizontal. Find the maximum height it could reach. So kapag dito kasi meron na tayong, if ide-drive mo kasi itong mga Lodi, ang problema kasi, okay din naman magaling ka mag-drive. Pero kasi, it will yung sa oras kasi mga idol eh, yung mas magiging time consuming siya. So, I prefer na dapat kabisado nyo somehow yung mga formula nito. If hindi naman, pwede nyo naman i-drive, but it will take more time. So, i-discuss na ni Sir IJ yung mga formula na gagamitin nyo dito. So, dalawa kasi yung pwedeng tanong dito. Yung maximum height, at saka yung maximum range. Okay? Kapag height ang hinahanap mga Lodi, ganito lang yan. Ang technique dyan, ganito yung formula niyan, that is initial velocity squared sine squared theta all over 2g. Okay? So, ano po yan, Sir IJ? Itong V sub O is the initial velocity with respect to the horizontal. Diba mga Lodi, yung velocity natin, I mean, initial velocity. Tapos yung theta natin, angle with respect to the horizontal. Yung g natin, acceleration due to gravity. Kapag range naman mga Lodi, ano yan, yung itong 2 mapupunta sa coefficient ng theta. So that will be square ng velocity multiplied by sine 2 theta all over g. Tandaan nyo po itong dalawang mahalagang formula na to sa physics, especially for these type of questions. So since we're looking for the maximum height, we're gonna use the first formula. So we have height is equal to initial velocity, that is 50 meters per second squared multiplied by sine squared of 30 degrees all over 2 times the acceleration due to gravity, which is 9.81 meter per second squared, mga Lodi. Okay? So, ano na magiging sagot dyan, Sir IJ? So, our height will be, so just use your calculator and make sure you are in degrees mode. So, that will be 50 squared times sine 30 quantity squared all over 2 times 9.81. So, that will approximation siya ng acceleration. Therefore, the correct answer is approximately, lagyan na lang natin ang approximate na symbol, that is 31.86 meters. So, naka-metric naman siya. Kaya yan po yung pinaka-final answer natin. If ever range yung hanapin, ito lang po yung gagamitin nyo. Huwag nyong pagpapalitin, mga Lodi. So, sana sa mga REE natin dyan, mga future engineers, so, na-refresh man lang kayo sa physics subject nyo and malapit na exam, parang wala na atang 3 weeks. So, Lodi, mga Lodi, focus na and, ayun, talagang ito na yung final push and alam ko, you'll do your best. And si Lord na bahala dun sa mga natitira. So, God will do the rest. So, maraming salamat mga Lodi sa patuloy na suporta nyo sa channel ko. Magbalayan kayo palagi ni Lord. Keep safe mga Lodi and I'm praying for all the best para sa inyong lahat. And pwede nyo rin pong support pala si Sir IJ pa by joining our community. So, ayun mga Lodi, so, makikita nyo yung mga recent posts natin or pwede rin tayong gumawa ng separate GC for the members of the channel. Also, support nyo rin po yung mother ko, Mary Ann Maling. So, more on cooking po yung vlogs ng mother ko. You can just search Mary Ann Maling sa YouTube mga Lodi and support nyo po yung mother ko. So, if mahilig kayo sa pagluluto. Also, you can support Sir Rolando Assistant sa YouTube by searching Rolando Assistant. More on math puzzles, riddles, mga animations and anything about math, napaka solid, ang ganda ng mga derivations ni Sir Rolando and for sure marami kayo matutunan dun mga Lodi. And kita-kits tayo mga Lodi sa mga susunod na math tutorials natin, engineering sciences or basta about engineering, and sana mas marami pa kang natutunan kay Sir IJ. God bless and bye-bye.